Hi guys, magandang tanghali sa atin lahat. Ayun nga po, at katatapos lang namin kumain ni Tatay, ang pangalan niyo po? Emilio Ariol. Emilio Ariol. Tatay, ano po ba yung gusto niyong iparating sa ating mga viewers? Gusto ko sanang magkilala yung mga viewers dito sa Nueva Ecija, lalo na dito sa Blowers? Vlogger? Vlogger. Para... Sige, napapanood ko yung pani... Father Frankie. Daddy Frankie. Si Daddy Frankie, shoutout nga pala kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, ano? Marami kang natutulungan. Ako nakakatulong din, kaya lang puro moral. Walang financial. Kailangan ng mga ibang tao rito, moral at financial. Maraming salamat. So yun guys, ang gusto ni Tatay ay makilala. Hello guys, yun nga, idol na idol pala ni Tatay si ano, si Daddy Frankie. Daddy Frankie, ko sana mapanood mo tong vlog namin, tong video na to. Merong umiidolo sa'yo dito na si Tatay Emilio Ariola. Si Tatay Emilio Arola Ariola. Ariola ng Talavera, Nueva Ecija. Matagal ka na niyang pinapanood, Daddy Frankie. So ano pa bang gusto mong sabihin kay Daddy Frankie maliban sa aming kabuhay. Salamat din kami sa lahat. Oo nga. At marami ako kasi napapanood kay Daddy Frankie na natutulungan. Katulad ng isang pamilya na may kapansanan. Saka yung nagtitinda ng balot, yung nagtitinda ng isda. Papanood ko yun. Hello guys, ito nga pala si Tatay, isang magsasaka, magsisibuyas. Ilang taon niyo na pong ginagawa yung pagsisibuyas, Tatay? Matagal na. Marcos pa noon. Marcos pa noon? Matagal na nga. Matagal na. So, bukod sa pagsisibuyas, ano pa po yung iba niyong hanap buhay? Nakikita nila lang pag may napatanin. Palay. Dahil yung harvest ngayon ng palay, may harvester naman na kaya nawalan kami ng malaking pinagkakakita. So bali, kasi nga moderno na ngayon dahil mayroon ng harvester. Kumbaga dati, ginagapas lang nila guys. Mas malaki kasi ang kita noon, nung mano-mano pa yung gapas. Ngayon, nagkaroon ng harvester, kumbaga. Nabawasan na yung kanilang pinagkakahanap buhayan. Ayun guys, kagaya na sinabi ko dahil nagkaroon na ng harvester. Syempre, nag-level up na rin at nag-upgrade na rin yung ating pinagkakahanap buhayan ngayon. Dahil nagkaroon ng harvester, so nabawasan niya yung hanap buhay. Guys, sana mapanood to ni Daddy Frankie itong video namin. Dahil idol niya si Daddy Frankie. Hashtag Daddy Frankie kung nakikinig ka. Sana mapanood mo to. Si Tatay po ay idol na idol ka kahit na gusto ko niyang masilayan. Alam ko, taga Pangasinan si Daddy Frankie, di ba? Ayun, taga Pangasinan. Shout out sa mga taga Pangasinan dyan. So, Tatay, meron ka pa bang gustong sabihin, ipaabot na mensahe para kay Daddy Frankie? Gusto ko lang makuha na talagang gusto ko rin siyang makita ng personal. Tuloy makalapit ng makahingin ng tulong. Ayan, Daddy Frankie, shoutout sa'yo. Si Tatay nga pala ay nananawagan. Sana po ay makausap ka or makita ka ng personal ni Tatay Rodolfo Emilio. Rodolfo Emilio. Ayan. Lagi ka niyan sinusubaybayan. Nakasubaybay siya sa channel mo. So guys, shoutout nga pala sa lahat ng mga vlogger. Pala ako ay isang small YouTuber pa lang. Nagsisimula pa lang guys. So ito, may extra ako, bunot ng palay. Pero ang pinaka ano ko talaga, main ano ko talaga source ay pananahi. Isa po ako mananahi at nagtuturo din akong manahi sa mga gustong matuto. Ngayon guys, andito nga kami, itong nakikita nyo sa likuran na yan, puro sibuyas yan. Yun. Nagpahinga lang kami at si Tatay ay nakiusap sa akin na mag-vlog daw kami. So ayun, pinagbigyan ko si Tatay. So ano Tatay, anong huli mong mensahe? Basta ang huli kong mensahe. Si Daddy Frank.